So, pagpatuloy natin yung ginagawa natin dito sa cafe, mga kabahay, no? Dito tayo nang gagawa rito, si Kenneth kasi. Tinutuloy niya yung paggawa ng clothing, no? Dumating na kasi yung mga order ng clothing ngayon. Hirap ng tabasan na to, ah. Sa gilid to, mga kabahay, no? So, makikita nyo, nagawa niya na yung dito kanina. So, yung ginagawa na namin yan, yung gilid na yan. Yung gilid na to, tsaka yung dalawang gilid doon. Then, yung mga tabasan na to, itong street na to. Pababa yan kasi, no? So, bago nga pala yung lahat, nais ko muna batiin yung bunso, yung anak kong bunso na nagdiriwang ng karawan ngayon. So, happy birthday sa'yo, bunso. A.K.A. Kuya Bulig! So, treat mo muna si Kuya Bulig. Birthday, Kuya Bulig! Happy birthday daw, Kuya Bulig. Greet mo si Kuya Bulig. Happy birthday, Kuya Bulig. So, yung regalo natin, Kuya Bulig. Abangan mo, na-traffic na naman si Shopee, no? Si Shopee talaga, mahilig sa traffic yan, eh. Then, nahihilig kasi siya na sa boxing, mga kabayan, at saka sa MMA. May punching bag siya doon. Sako lang, no? Nag-request siya ng totoong punching bag, gusto niya daw. So, in-order natin siya ng punching bag na may kasama na rin na gloves. Tsaka ankle wrap, tsaka wrist. Ang tag doon yung binabalot sa kamay dito. Basta yun na yun. Hand wrap, yun. Sa set na yun na may boxing glove na rin. May gloves na rin siya eh, pang MMA eh. So yun, may boxing glove yun. So Kuya Bulig, abangan mo lang yan. Hindi naman siya nanonood ng vlog ko, mga kabay, kaya hindi niya alam yun. Kaya sa Shopee, bilis-bilisan mo. So yun ulit, no? Happy birthday sa anak ko, sa bunso kong anak. So, pagpatuloy na natin yung paggawa dito, mga kabahay. Si, yung isa natin tropa na si Jason, kinalagyan na yung mga pinto nito. Kasi, i-aqua glossit white natin yun, no? Yan, no? Kinalagyan na lahat yan. Lahat yun, white. Tapos, ito ceiling. Natapos na ito ng isang araw pa. May ilaw na. Lalagyan namin na ng exhaust na ceiling type. Natapos na rin itong pinturahan ni Jason. Tapos, ito naman, aqua glossit na ito, itong loob. Ayan, no? Glossit na glossit talaga kasi. Ito nyo naman, glossy. So, maganda naman yung gloss sa loob. Matibay siya sa dumi, mga kabahay. Yun ang advantage ng mga medyo makintab. So, pangit lang siya sa pader kasi nga, yung reflection ng ilaw. Pero sa mga ganito sa inside ng cabinet, okay yan. Yung labas nito is kulay black. Yung outside niya. So, gagayain natin yung parang ganon sa tile, no? Ganon siya, para mag-match. So, yung pinto naman nito, is mirror. Didikitan nyo ng tatlong mirror. Ito naman sa kabila, ayan si Proy. Tinatapos nyo na yung takip ng ano natin. Bed frame. Yan yung sinampula natin para dun sa boys and wood frame natin, no? Tapos, dito naman, malinis na pero hindi pa natin magagawang istuko. Bangon nyo mamaya, gagawa tayo ng sample. Nagawa tayo ng sample dun sa istuko, mga bahay, no? In-order nga pala natin sila ng si Kenneth ng ano, radyo. parang di na iinip. Bumigay na kasi yung isa nating ano, no, speaker. So, yun mga kabahay, no. Tuloy na natin to, tanghali na, no? Lagpas na ng alas 10 para at least matapos man lang natin to. At idudoko finish to, mga kabahay. Abangan nyo yun. O nga pala, yung abangan nyo yung mamaya yung gagawin nating stuko sample. Apat na sample yun. Dalawang pine yung pino, tapos dalawang textured. Isang pure white, isang 50-50 na gray at white. Basta abangan nyo yun mamaya, mga kabahay. Mamaya na lang break time siguro natin sa sasampulan yun, no? So, tuloy muna natin to.
Yan, so bali ito na yung mga drawer natin mga kabahay, no? Na-install na natin, wala pa silang face frame. Pinag-isipan pa natin, tinatanong pa natin kasi kung anong gagamitin na handle dyan. Kasi kung sakaling ang gagamitin na handle is yung continuous handle, hindi ito, yung aluminum na mahaba, yung aluminum profile, is mag-adjust tayo sa face frame niya. Kaya, kung hindi pa yung nabibili, hintayin muna natin kung yun nga ang gagamitin. No? Kasi hindi na natin plano dito yung naka-open siya kasi yung, alam nyo na, cafe ito kailangan malinis. Kailangan dito, hindi siya napapasokan ng ipis. Wala siyang ganito siwang na pwede mo ipasok ang kamay mo. Eh, hindi ko pa magawa yung hagda, yung hagdan. Hindi ko pa magawa yung mga pinto nitong dalawa na to. Hindi pa kasi ako makakilos dito sa labas. Kasi ginagamit pa ni Kenneth yung lamesa, yung table saw nga nandun. Tapos dito rin tayo magtataba sa area na to. Eh, yung ating natitirang remaining na plywood. Eto, alas matatapos na naman niya. Tapos na yung wall, tapos na yung ceiling. Isa na lang yon. Ito na lang yung gagawin niya, yung part na yan. So dahil nga hindi tayo makapagtabas ng plywood natin, itutuloy natin yung sinabi ko kanina na gagawa tayo ng sample ng stucco. Tsaka nitong cement finish na ano natin, parang concrete finish natin. Itong with texture. So nagawa ko na to kaninang umaga. Hindi ko na ito napakita kasi pondo pa lang to. Kumbaga ito yung first coat. Kasi plywood lang to eh. Pinondoan muna natin para hindi lumitaw yung plywood. Ayan o, plywood lang yan na 10mm. So ngayon, magsa-second coat tayo. Ito yung papakita ko sa inyo. Kung paano yan. Ito hindi man to nabuli eh. So ang ginamit natin dito sa mga stucco finish natin, or tinatawag nila din na industrial wall, or cement wall finish. Ang ginamit lang natin dito is hindi totoong stucco kasi mahal yung stucco. Meron din yung wall art, yung Davis, napakamahal. Isang timba nun is 4,800. Nakita ko yun sa Wilcon. Hindi tayo gagamit nun, no? Kaya naman nating i-achieve yung ganung finish sa murang halaga lang. Ginamit natin sa lahat ng to ay walang iba kundi skim coat lang. So dito sa Exhibit A, social? Dito sa Exhibit A natin, ito is, ang gamit natin dito is skim coat super fine ng Novtech. So, ang ratio nito is 1:1 or 50% ng white at isang 50% ng fine gray. So, 50-50 ng white at gray to. Dito naman sa Exhibit B, ginamitan natin to ng pure gray. Novtech skim coat pure gray super fine. Dito tayo sa Exhibit B. Ito naman yung mga parang kung gusto nyo kung yung mga drywall nyo, hardplex lang o gypsum board, kahit plywood, pwede, no? Kung basta maganda yung pagkaka-primer. Kung gusto nyo palitawin nyo na parang mukhang semento, sementado, nakapalitada, itong gagamitin nyo with texture to, no? Ito naman yung skim coat na tinatawag ni standard. Yung standard is meron siyang texture. Meron siyang mga fine, parang white sand na naka-mix doon. Ito yung pure gray. Oh, hindi. Ito pala yung 50-50 din to eh. 50% na 1:1, no? 50% na gray, 50% na white. Ito yon na Novtech standard skim coat. Ito naman yung pure white. Na malamang ito yung gagamitin dyan sa canopy na yan, no? Kaya gumagawa tayo, mamimili tayo. Kung ito ba ang gagamitin, no? Ito. Diyan sa canopy na yan. Ito naman ang pinagpipilian nila mamay dito kung anong gagamitin doon sa office wall, accent wall. So malamang sa malamang baka ito. So ngayon ipapakita ko sa inyo, ano palang pondo pa lang to eh. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung totoong sample. So gawa ulit tayo ng titimpla ulit tayo ng isang 50% na white, 50% na gray, some pure gray, some 50% na white, some 50% na gray dito sa standard at isang pure white dito sa standard skim coat ng Novtech. Pero bago yun, papakita ko sa inyo yung mga gamit natin. Ayan, sinisimulan na ni ano dyan, nagpa-primer na si Jason. Ito yung tinatawag ko o yung tinutukoy ko na brand, itong Novtech. Nabili namin to sa Wilcon. Ayan, Novtech skim coat super fine. Itong super fine na to is gray. Ito yung gray. Ayan, para sa semento, di ba? Ito naman yung super fine ng Novtech na white. Ngayon, ito naman yung sinasabi ko na may texture. Itong Novtech skim coat standard. Ito yung standard gray at standard white. Ito yung sinasabi ko na may halong white sand. May halong white sand yan. Ngayon,
Papakita ko sa inyo mamaya kung paano palilitawin yung mga paano pagagandahin yung texture niya, no? Gamit yung rodelang bakal. So, magmimix na tayo. Umpisa natin doon, papunta rito. Start na tayo. Yan, so, bali ito na yung ating skim coat na gray at white. 1:1 ratio, no? Haluin na natin siya. Habang wala pang tubig, haluin na natin. Pero pag maramihan na, mas maganda meron kayong mixing paddle at saka drill. O kaya yung patty mixer, kung maramihan. Pero kung wala naman, okay lang. Yun nga lang, kailangan nyo maghalo ng isang batch lang na haluan kung sa isang wall, ha. Para pantay-pantay magiging resulta. Stagyan na natin ng tubig. Yan. Konti lang minix natin kasi konti lang naman yung gagawin natin, no? Sample lang naman. Haluin lang natin mabuti para mag-mix yung gray and white. Ayan. So, pwede na to. So, ganito ang ano, gagawin natin. Tahiran muna natin buo. Tuloy ang halo natin. Oh. And so ito yung 50% na natutuyo agad. Tapos ang pagtahid niya sa totoong ano is dapat random. Hindi siya straight lang. Hindi siya puro straight na vertical or horizontal. Dapat yan. Pag ginagawa na talaga sa pader yan, ganyan ang pahid. Ganyan. Parang salungatan, no? Ganyan. Pari ganyan ang ginagawa. Para maganda yung resulta. May nahaluan ng anak magaspang yan. Para maging random. Yan. Pagurin natin ng yan. Parang sinusoklay-soklay lang ng parimbow. Yan. Okay. So, ganun lang kadali mga kabay. Tapos na yung ating sample number 1. Ito naman yung gagawin natin sample number 2 is pure gray na super fine. So, yung susunod natin, imimix na rin natin. Kuha na tayo. So, ito na yung pure gray natin na sample. Na-mix na natin. Then, apply na natin siya. So, yung pag-apply niya, gawin na natin yung yung sinasabi ko kanina, yun o. Yung yan. Random, no? Wala siyang, hindi siya yung kamukha, hindi ka gagawa ng pattern na isa lang ang direksyon. Laging pag-ganon. Hindi yung straight lang, hindi lang straight lang na pa-vertical or horizontal, no? Yun yung magkikreate ng ano, ng ang tawag doon, yung parang random pattern na hindi para-paras yung ano niya, kulay. Ibig sabihin, may mga part na nagla-light, may mga part na nagda-dark. Yun. Tapos, yan, parang circular yung ano niya, no, pagtahid niya. Sinicircular niyo lang ng ganyan. Sa actual, ganyan din yan. Ganyan din yung kailangan niyong gawin. Yan. Okay, ganun lang. Tagin natin. Okay, pwede na to. Dami sobra. So, pagkatuyo nitong dalawa, lilihayin natin yan ng 240 para medyo mawala lang yung konti yung resulte.
yung pinag bakasan o pinaguitan ng paleta. So dito naman tayo sa texture. Ito na yung susunod natin. Maghahalo na tayo ng 50% na white at saka one part ng white at one part na gray. Yeah, so ito naman yung ating standard o yung may texture na skim coat, no? Ito yung one part na gray at one part na white dun sa ating textured wall. Dati pagka nakikipag-exhibit kami nila Kuya Mon, madalas itong finish namin sa labas, tapos sa loob ito. Para magmukhang bato yung mga bot namin, no? Kasi every year yun eh. Kundi lang nga nag-pandemic, nakailang exhibit na naman tayo. Hindi pa kasi ako nagbablog noon mga kabahan. Matagal na rin kami nakikipag-exhibit. Meron kami isang furniture company na yun nga, na kinukuha kami para gumawa ng kanilang mga boot. Ayun, tayo ang mahawak doon sa mga carpentry works, tapos ang painting works naman kay Kuya Mon. Collaboration project namin yung taon-taon. Simula na nag-pandemic, ibinawal na kasi, di ba, bawal yung mga exhibit. Bawal yung mga convention, ganyan. Sayang, pero kung sakaling maluwag na at matuloy, May papakita ko sa inyo kung paano ang mga ginagawa namin sa mga exhibit, no? Bali, gumagawa kami doon ng isang parang, tatayo kami ng dito sa Pampanga ng parang isang bahay. May walls, may ceiling, may gano'n. May kitchen, may dining, gano'n. Tapos doon nila, sinoshowcase yung kanilang mga furniture. At iba't ibang mga bansa ang kasali doon, no? Madalas naman, hindi naman kami sa zero na nanalo yung mga boot namin, no? So, gumagawa kami ng parang detachable na bahay. Assemble namin yun dito sa Pampanga. And then, imamakap namin pag na-approvean na. Kakalagin namin dito sa Pampanga. Isasakay sa container van. Ibabiyahe kung minsan sa MOA. Minsan sa MOA kami, CEMEX Convention Center. Minsan naman, doon kami sa World Trade Center, no? Doon kami nag-exhibit. Doon namin assemble na tipi-finish na. No? Mapapansin nyo, babasain ko siya, no? Kasi kaya ako siya babasain. Ito kasi yung tinatawag na, binubuli ito eh. Ayoko lang matuyuan ako. Kasi kung gagawin nyo ito sa aqua, lalo na sa exterior, kung tuyo-tuyo na yung first coat nyo, maganda, pwede nyo rin basain. Pwede rin hindi, basta mabilis lang kayong bumuli. Makikita nyo mamaya ako nung pagbuli yung sinasabi ko. Gamit na dito yung rodelang bakal, no? Binasa ko lang para hindi ako matuyuan. Yeah. At saka itong finish na to, dito pwede may dugtungan. Pag ang isang wall ang gagawin mo, kailangan dalawa. So, kung abot nyo lang, dalawa kayo. Laging yung isa tagapahid, yung isa tagabuli. Or mas much better kung apat kayo. Dito pwedeng may dugtungan. Hindi pwedeng naubusan ka ng halo dito at maghahalo ka muna sa dugtungan mo rito. Mahahalata na to. Kami nila, Kuya Mon, marami na kami ginawang bahay na ganito ang finish sa karaniwan. Labas man yan ang loob. Laging binubuo namin, kahit third floor pa yan, marami kami. Naka-ready na yung mga scaffolding doon. So, hindi namin to pinuputol, hindi pwede. Mahalata talaga. So, namin to, no? In-start namin tong gawin doon sa designer namin, kay Sir Jude. Siya yung design niya ito. Idea niya ito. So, bali, ito na, no? Papayad na natin ng kurahay. Ito na yung standard na sinasabi ko. Kahit na deflex lang yung bahay mo o yung wall mo, pag ginamitan mo nito, magmumukha talaga sa sementado. Lalo na yung magtatakas nila, lalo na yung hindi alam ito. Isipin nila talagang bato yung bahay mo. Kasi yung mga walls nung namin, so pag nakipag-exhibit kami, sa totoo lang, kami lang yung may ganung wall. Kaya unique yung namin. Unique yung mga... Kumbaga, unique yung bahay namin, yung pinakabot namin. Kasi nga, yung namin na designer is industrial ang kanilang tema. So yung pagtaas kong pahiran, ito yung sinatawag kong, yung sinasabi ko na bubulihin. Nakit nyo. Bulihin lang yan. After natin kumbulihan,
papahingaan natin. Yan. Hindi siya makukuha sa isang bully. Patutuyin natin siya ng konti. Then, pagka hindi na ito, yan, nakita nyo, hindi na dumidikit talaga ng ganyan, hindi na siya malagkit bulihin, that's the time na makukuha natin yung tamang finish niya at texture. Isa pa ka pala, maselan itong finish na ito, hindi ito pwede mapasobran sa bully. Kasi pag napasobra naman ito sa bully, mangingitim, no? Mangingitim sa sirendel ng bakal. Makikita yon. Kasi karaniwan, ginagamit namin itong finish na ito, wala nang paint over yan. Kung ano yung lumitaw na finish, kasi para siyang stuko eh. Lilitaw yung natural finish niya pag wala siyang paint. Minsan, kung meron preferred na kulay yung kliyente namin, dito pa lang tinitimpla na namin ito ng mga pangkulay at gumagawa na kami ng sample. Pag na-approve na yun, gumagamit pa kami ng mga syringe o yung aringgilya, nakasukat pa yung mga pangkulay namin para every time na nagtitimpla kami, meron kami formula para sa kulay. No? Kasi pag na-finish ito, as is, yun na yun. Meron pa kami isang ginagamit yung betonet. Mas mahal nga lang yun. 700 per 2 kilos siya ta. So itong ginagawa namin, ito yung pinakamurang ano, murang alternative. Ayan, babalikan natin siya. Ayan. Dahil maliit lang na scale yung ginagawa natin, kailangan ko siyang pahingan. Pero sa tutulang, kung malaking wall ito, nagbubuli ako dito pataas, pababa, pakaliwa, pakanan, papunta ko rito. Pagdating ko sa dulo niyan, babalikan ko na dito yan. Is medyo tuyo na. Yun na yung final. So dahil maliit lang, inihinto ko siya. Pero sa totoo lang, kung sa wall nyo talaga ito gagawin, hindi ganon. Ngayon kung makikita nyo itong mga dalawang stuko natin, lumilitaw na yung ganda nila. Oh. Itong grain ito, ang ganda. Ito talaga yung parang tinatawag na ano, gray scale finish stuko. Ito. Ito naman kasi medyo light. Sa mga trip nyo naman medyo light, dito kayo. Oh, pwede rin yung pure white. Ito naman standard na ito, pure white ito. So subukan natin ulit. Kung meron tinatawag na anay finish, ito, ang tawag ko dito parang langgam finish. Kasi kung makikita nyo yan, nagkikreate ng parang ginugitan ng dinaanan ng langgam. Ganun siya, no? Ganun yung dating niya. Meron siyang ganun na texture. So, yan. Patuloyin pa ng konti. So, isa pa. Yun, pwede na to. Okay na ako dito. So, goods na to. And for the last, itong pure white na with texture tayo. Mamimix lang ako ng pure white na with texture dito. And then, after natin itong banatan, patutuyuin natin. At magliliha tayo. Ito, no need na to ng liha. Tapos may tape ako sa pagitan, tatanggalin natin para ma-expose yung ano, yung mga ano nila, division nila. So, yan, para sa panghuli, itong white natin na standard na Novtech na may texture dito. Nabasa ko na ito ng konti. Namix ko na rin yung ating skim coat. So, pahid na natin. Kailangan nga pala natin dito. Ito kasi magbubuli tayo. Dito naman sa pagbuli, straight lang. O kahit napapalo pala. Kasi binubuli naman ito eh. Kaya yung pagpahid mo rito, pwede nga, no? Manipis lang din ang pahid. Yung mga second coat. Pag second coat naman, kahit manipis lang. Sundan mo lang yung kapal ng mga buhangin niya. Yun lang. Kasi pag dinitinan mo yan, susunod yan sa kapal ng buhangin niya. Yung ano nito, hindi parang kung buhangin ito, pero parang buhangin. Parang siyang white sand. Parang white sand ng burakay. Ganun. Okay, buli. Pagdala natin yun. Ano man ang malaki. Ganda o. Goods tong white na to. Ganda o. Langgam finish. So, patuyo tayo ng konti. Babalikan ko pa ng isa. Isa o dalawa pa. Baligyan niya yung texture na, no? Parang ginuhit-guhitan siya ng pabilo. Pero kung yung gagawin yung pahid dito, straight din yung gagawin yan. Yan. Magiging ganyan yan. Pwede rin yan.
Yun is yung pag One Direction. Eh dito doon sa mga parang wood finish, gagawin yung parang kahoy yung mga planks sa mga palitada na may groove. Pwede yun. Pwede yung style na yan. So, yung ginagawa natin dito is hindi ganon. Yan. Okay, goods na ako rito sa texture niya. Okay? So natapos na natin, patutuin natin. Hintayin natin mga kabahay para malihan natin. At ipapakita ko sa inyo yung final result. So ayan, tuyo na yung ano, sample natin. No? Dito natin pinatuyo sa labas para mapabilis. No? Pinatong lang natin dito sa mga motor namin. At dyan na rin natin lihain para hindi tayo magkalat sa loob. So ito na yung itsura niya sa pagtuyo. Ito yung number one. One part na white, one part na gray. Ito naman pure gray, na skin coat na Novtek. One part na gray, one part na white. Doon sa standard. Ito naman yung pure white sa standard, yung may texture. So, lilihayin natin itong dalawa. Gamit yung 240 na liya. Pero, dapat, ano, light sanding lang. Yan. Yan lang. Tatanggalin lang natin ito, yung mga guhit. Yung resulte ng, ano natin, yung resulte ng ating paleta. Pinagpahiran. Yan. Tapos, bigyan konti. Papagpagan. Yun, no? So, ito naman. Okay na yun. Malihan natin. Mag-turn natin para. Wala. Nahalikabukan na yung motor ko. Pero okay lang yung mga bahay para sa inyo. Para makita nyo lang ito. Nabuling ko rito sa kabila. Naligo na ng alikabok yung motor ko, ah. Yun. So, yung pagliha is, ano din, no? Circular motion din. Tapos, tanggalin na natin yung tape. Mm-hmm. Hirap, no? Isang kamay lang. Wala. Ang dumi na ng motor. Linisan na lang mamaya. Makalat kasi pagka sa loob, eh. Tapos, tanggalin natin yung dumi. Yan, ang ganda na, oh. Bali, ito yung stucco finish. Itong dalawang to. Ito yung 50-50 na white at saka gray. Ito yung pure gray. Ito, sikat ito. Mas kilali, ano to. Mas karaniwan na ginagamit ito. Pure gray. Ito naman yung may, with texture gray and white. 50-50. Ito yun naman yung with texture na pure white. So, ito karaniwang ginagamit ito sa exterior. Itong mga to. Pero pwede rin to sa interior. Doon sa bahay nila nanay ko, ganito yung finish namin sa loob. Kami nila kuya mo yung gumawa nun. Kasama rin si C2K. Pero malamang ito yung gagamitin with texture. Kung aproba nito. Dito yan. Dito sa canopy na to. Ito ang gagamitin kung maaproban. With texture. Tapos, either dito sa dalawa, mamimili lang sila mamay kung anong gagamitin is stucco sa kwarto. Ay, sa office room. No? So, bali, tingnan natin uli ng malapitan. Ayan, yung white and gray, 50-50. Pure gray. White and gray. 1:1 ratio. Pure white. With texture. Alright. Tapos na. Naubusan nga pala kami ni Kenneth ng ano. Magkukulangan yung aming No More Nails kaso hindi na ako makakabili, no? Kasi yun nga, sabi ko, birthday ni Bunso. Uwi tayo na maaga para ano na, may konti naman tayong time doon, no? Sa doon sa bahay. Pwede naman natin 'tong pagpatuloy bukas. Bukas ko na lang gagawin yung ano, nagagawa na akong cutting list. Pero hindi ko na matutuloy, no? Uwi na muna ako na maaga ngayon. Dahil nga birthday ni Bunso. Almost done na, no, Net? Yeah. Yun na lang. Yun na lang. Tingnan niyo mga kabahay, oh. Ang ganda na. Oh. Alright. Almost done na to. Bukas pa, makikita nyo. Bago pumasok, bibiling ko na yung ating No More Nails. Para matapos na yon. At ito, na-primeran na to ni Jason. So, yung dating gray, naging white na yung mga pinto, ginagawa niya sa labas. So, sana dito na...
dito na natin tatapusin muna yung vlog natin mga kabahay. Doon sa wall na yon, doon yung stucco na gray finish. So, salamat sa panonood mga kabahay at pagpatuloy na lang natin bukas.